Madam Chairperson, esteemed colleagues, and to everyone present in today's hearing, good afternoon. Madam Chairperson, just hours ago, the U.S. Federal Aviation Administration experienced a similar incident. And while misery may love company, the sad fact is that on New Year's Day, many of our kababayans were indeed miserable. We all welcome 2023 with high hopes for the new year. Unfortunately, at 9:49 a.m. Philippine time, the festive mood of the previous hours was dashed by the shutdown of the Philippine airspace, stemming from a problem in our air traffic control system. Habang nangyayari po ito, Madam Chair, marami po tayong natanggap ng mga texts, messages, at iba-iba pa sa social media pages natin na humihingi po ng tulong. Alam ko, lahat tayo nakatanggap, Madam Chair. May mga naririnig tayo na mahigit 8 oras na naghintay sa airport. Meron namang mga napilitang gumastos ng mas malaki dahil na-delay ang flight nila ng 3 pang araw, Madam Chair, dahil po sa pangyayaring ito. May mga OFWs na umiiyak dahil nangangamba silang wala nang maabot ang trabaho pagbalik sa abroad. At marami pa pong ibang kwento. Nang magbukas po ang Senado noong Enero at 3, agad nating inihain ang Senate Resolution Number 390 upang maimbestigahan ang pangyayaring ito. Nakipag-ugnayan po tayo kaagad sa ating Senate President Nick Subiri at kung natatandaan niyo po, Madam Chair, sa inyo po bilang Chairperson ng Committee on Public Services. Senator Grace po, maraming salamat at nagagalak po tayo na nagpatawag po kayo agad ng meeting upang malaman natin kung ano talaga ang nangyari. Panagutin ang sino mang may kasalanan rito at siguraduhin hindi na po mauulit muli ang insidenteng ito. Madam Chair, we believe that this hearing is not about pointing fingers. Rather, we need to establish accountability because this incident has far-reaching implications, not only economically, security, national security, but also in terms of the mental health of the people who were affected of the delays. During this hearing, we want to know, was this really an unforeseen event, Madam Chair, or was this merely a disaster waiting to happen? Meron po bang mga ganitong insidenteng nangyari na noon? Bakit hindi po na-correct? Totoo po bang outdated na ang sistema ng ating air traffic control system? Nagkulang po ba sa maintenance ang mga equipment natin kaya nagkaroon ng problema itong circuit breaker ng communications and navigation system? This representation hopes that this hearing can shed light on these issues with a view of ensuring that our country's air traffic management system is up to par with highest global standards. Higit po sa lahat, umaasa po tayo hindi na ito mauulit muli. We look forward to collaborating with and hearing from our resource persons from the DOTR, CAAP, other agencies and stakeholders to get to the bottom of the issue. Maraming salamat, Madam Chair, and may God bless us all. Thank you, Senator Joel. After Senator Nancy, I'm sorry, I think Senator Senator Lauren arrived ahead. Hi. Okay, Senator Lauren first, and then Senator Nancy, and Senator. Thank you, Madam Chair. I will not make an opening statement because I believe that we need to hear from the resource persons. I just wanted to advise the body that I filed Senate Resolution 418 that will be referred to the body and let the explanatory note be inserted into the records. And second, just a friendly reminder to all our resource persons, especially the agencies who are accountable to the Filipino people and the travelers, that let us not please use the U.S. outage as an excuse in any manner, in any reason that we may give. So they may have the reasons for having undergone that. We want to get to the bottom of the outage in the IA so that it is not replicated, does not happen again in the future. Just a fair, friendly warning or reminder, wag po natin gagamitin ang nangyari sa Amerika. Kung sila malaking bansa, tayo, nangyayari talaga yan. Hindi po ganun. Gusto natin malaman, scientifically, ano po ang naganap. Salamat. Yan. Pinangunahan na ni Senator Lauren. Maraming salamat. Senator Nancy, you're now recognized. Magandang hapon, Madam Chairperson, colleagues and guests. Maraming gustong magtanong. Masamang pangitain ba ang nangyari sa NAIA
sa simula ng taon. This year, 2023, was supposed to be a pivotal year for us, a year when after being bogged down by the pandemic, we could finally take off again to reach our shared goals. Yet right on the first day of the new year, we suffered a failure to launch that hogged the headlines not only in our country, but in every news channel and newspapers across the globe. 637 flights canceled or grounded, more than 78,000 passengers affected. Di pa po natin na-factor in ang impact sa negosyo at ekonomiya at ang implikasyon sa turismo in the 2 days that the Philippine airspace virtually stopped. The passengers have since moved on, but sadly, the incident has left a bad impression on us in our effort to sell the Philippines abroad. This anomaly is an embarrassment that will not go away soon. The New Year's Day fiasco is a shame that we all bear and a responsibility that we all share. Nandito po tayo hindi para magturuan o maghanap ng sisisihin. Nandito po tayo para alamin ang ugat ng problema at hanapan ng pangmatagalang solusyon para di na muling maulit ang insidente. We cannot afford to drag our feet, especially not when we are starting to gain some headway towards recovery. What is important is to immediately identify the problems and how far and deep these have spread, and do our best to resolve them and ensure that they do not occur again. We need to act decisively so that we can convince not only foreign tourists, but our own people that they will not suffer through hell to get to experience the Philippines. Ayaw po natin muling maulit ito at tayo'y muling mapahiya. Our tourism industry is targeting 4.8 million international visitors for this year. We are slated to host international events such as the FIBA World Cup, along with major trade shows and conferences. Kaya po nandito po tayong lahat ngayon para pag-usapan di lamang po ang nangyari, kundi pati na rin kung paano makakatulong ang Senado sa pagtagdag ng pondo, sa pagpanday ng patas at polisiya, at iba pang mga isyong kinakaharap ng ating mga airport. Maraming salamat po, Mr. Chair. Madam Chairperson. Thank you, Senator Nancy. Senator Risa Montiveros is now recognized. Salamat, Madam Chair, at magandang hapon po sa inyo at sa lahat po. Ang sabi ng KAAP, ang meron sila ay Uninterruptible Power Supply o UPS. Pero ang nakapagtataka, kung alin pa ang sinasabing uninterruptible, ay siya pang na-interrupt. Hindi yan katanggap-tanggap. May mga usap-usapan din na ito ay simpleng glitch o simpleng bug. Ngunit kung ito ay nagdulot ng napakaraming delays at cancellations sa flights man o sa mga personal at work appointments ng ating mga kababayan, this isn't something I'm comfortable calling a mere glitch or bug dahil buhay ng napakaraming tao ang nakataya dito. Ilan sa mga problemang una nang tinukoy ng KAAP ay yung defective blower sa isang UPS at yung sirang circuit breaker. Ngunit hindi yan pasok sa tinatawag na acts of God at yung mga insidenteng nagkataon lang. Kaya ang isa sa inaasahan nating matutukoy ng ating komite ay kung ang insidenteng ito ay man-made. There should be no scapegoats or free passes from liability. Kasalanan ba ng tao? May kapabayaan ba? Kinulang ba sa maintenance? Kinailangan bang palitan ang mga outdated na piyesa? This could have been much worse. An example, there was a report that the paths of 2 planes were dangerously close to each other and could have resulted in a mid-air collision. A tragedy narrowly, fortunately, avoided. At sa huli, Madam Chair, kung mga napaka-basic at napaka-simpleng desisyon o kakulangan pala ng iilan ang siyang nakapagpatigil ng lahat ng paliparan sa buong bansa, dapat silang managot sa batas. If someone became sloppy, they must be held accountable. Salamat po.